Hello guys! Ang gagawin naman natin ngayon ay gumawa ng basahan sa paa. Ito po yung mga tela na pinagtabasan sa paggawa ng damit. Pwede pa po siyang gawing basahan. Kaya tara guys! Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, at pinutin ang bell button na all. Thank you guys! Ngayon guys, susukatin natin tong sa ang haba niya ay ang haba ng basahan ay 23 in 1 half. Susukatin natin yung 23 in 1 half. 23 in 1 half siya guys. Lagyan natin ng marking. Tapos, puputulin natin siya. Tapos guys, ito na yung putol ko. Yung haba ko ng basahan. Bali, gagawa ulit tayo ng mga siguro 5 piraso. Ilan yung magkakasya. Basta ang sukat niya ay 23. Yung sawid niya, okay lang kahit ano. Kasi tatakiin pa naman natin yung mamaya ito. Pagdudugtong-dugtong-dugtong. Ito yan. Nagtabas pala ako nito guys, ganito kahaba na tela. Ilalagay natin ito mama, ipapiping natin sa gilid ng basahan. Ang sukat niya ay 2 in half. Yan yung gagawin natin pang piping sa basahan. At 2 inches lang pala. 2 inches lang siya. Pang piping natin mamaya. Yung tinutol natin guys, tinutol ko kanina guys na tela, na ganyan, 23 ang haba ay pagdudugtong-dugtongin ko siya ngayon ng ganito. Para makagawa tayo ng lapad ng basahan na 14 inches. Gagawa tayo ng 14 inches na lapad. Bali, dalawang magkataklo po yun. Kaya, isang ko na yung magawa. Idudugtong ko lang siya ng ganyan. Ganyan siya. Ayan siya guys, nadugtong na siya. Ayan. Mas dugtong ulit natin to para makagawa tayo ng lapad na 14 inches. So guys, ito na yung ginawa ko na tunagtugtong-dugtong ko. Bali, dalawa yung ginawa ko kasi ipapatong ko yung isa dito. Sinukat ko siya. Ang sukat ng lapad ng basahan ay 15 pala. 15 in half. Kayo guys, kung anong gusto yung sukat ng gagawin yung basahan, depende sa inyo yun. Tapos 23 yung haba niya. Ngayon guys, lalagyan na natin siya ng mumog sa loob. Ang gagawin nyo guys, ganyan siya, nakatihaya. Ito yung right side niya, nasa ilalim. Tapos yung wrong side, nasa ibabaw. Diyan tayo maglalagay ng mga pantapal. Ang una nga natin ilalagay guys, yung medyo malalaking tela. Ito mga pinagtabasan na lang ito, kaya yun ang ilalagay. Yan, ganyan. Kailangan yung dulo nito, malalagyan mo siya, maaapit siya ng tapal. Yung mga pinagtabasan ko ito guys, ang mga pinutol kong pantalo. Magagamit ko sa basahan, isa ito. Lang guys, yung gilid niya, malalagyan. Aalis na maigi ang pagkalagay. Para hindi siya mabukul. Okay.
maliliit guys na yan mga bubo. Pwede mo siyang inalay dito sa gitna. Ayan. Isa, maganda lang yung pagkaayos na kaya mo siyang bubo. Ayusin lang yung maliliit. Kapaglagay guys ng bubo sa basahan, tansyahin mo lang kung gano'n siya kapapal kasi baka hindi na makaya ng dikayanin ng karayong, makutulong karayong. Kasi nagbabakaw yung tahit pag sobrang kapal, hindi makakayanin. Kaya tansyahan lang. So ayun guys, tapos ko na siyang lagyan ng mumu, tapalan. Kukunin naman natin ngayon yung kaparis niya. Yung dalawa yung kaninang tinabas ko. Ipapatong natin siya ng ganun. Yan. Kanina, yung nasa ilalim, ito yung nasa ilalim. And pag nalagay naman natin yung pangtapal niya, ito naman yung nasa ibabaw, yung harap niya. Para pag tahi mamaya ng pagganyan natin, pag piping natin ay nasa harap, yung nasa labas yung harap. Yan. Itatapal natin siya ng ganyan. Pantayin natin siya doon sa dulo. Itong dulo, pantayin natin. As yung gilid, pantayin natin. Tapos guys, pag naipatong na natin, iayos natin para hindi siya kumukulugot. Yan. Kakailangan natin itong pin. Dito ko gagamitin. Ipipin ko yung mga gilid para pag tinahi siya, hindi malalaglag yung mga nasa loob. Lalagyan natin siya ng pin. Yan. Pati yung gitna, pwede rin lagyan. Para hindi siya nalalaglag mamaya pag tahi ko. Yan guys, tinagdag ko na siya ng tin para di siya makawala. Lalagyan ko na siya ng piping dito pa. Ayan, para magsarado siya. Ito yung gagamitin ko. Yung tinabas ko kanina na may sukat na 2 inches ang lapad. Yung haba okay lang kung hanggang saan siya magkasya. Tara guys, simulan na natin ang pananak. Ito guys na tinabas ko kanina, ilalagay natin siya, tatahiin natin siya dito. Pag idudugtong ko siya dito. Yan. Ito yung lapad siya ng basahan. Dudugtong ko ito dito. Lagyan nyo lang ng alawan sa tahi na 1/4. Pwede na yun. Ayan guys, ito yung kagandahan ng nilagyan ko siya ng pin kasi kahit iganyan ko siya, hindi siya matatanggal. Dati nung nagtatahi ako dati, hindi ko nilalagyan ng pin. Dati siyang nasisira. Ayan, pwede mo lang tanggalin yung pin pag natahi muna siya. Hanggang dito lang guys yung tahi mo. Tapos puputulin mo na siya. Ganun din guys. Sa kabila ang lalagyan, patahin mo ulit siya. Nilalagay mo ulit siya at patahin. Ito siya, ganyan siya ang paglagay mo para pagbaliktad niya. Ito yung nagigian niya. Ito yung wrong side. Tama lang yung kapal niya guys. Pagdating sa dulo, puputulin niyo siya. Yan. Tapos guys, pag natahin na itong dalawang ito magkabilaan, dito, saka dito, ibabaliktad niyo siya, alalayan niyo lang, ibabaliktad siya. Yan, ganyan. Yan, nakabaliktad na. Aayusin lang. Tapos, ito yung kinabit ko kanina, igaganan mo siya. Yan. Yan, itutupi mo siya ng ganyan. Tapos, ito yung may tahi. Yan yung may tahi. Yan. Ipapatong nyo siya dyan. Ito yung may tahi. Patong nyo. Sobrahan mo lang ng konti. Yan, ganyan. Ganyan naging itsura niya. Tapos tatahiin mo siya pa. Yan. Ayusin. Yan, ayusin siya. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng pin para hindi kayo mahirapan. Patayin lang natin siya ng diretso. Isusobra nyo lang siya. Ilalagpas nyo lang siya ng konti dito guys sa may tahi. Yan, may tahi na yan. Ilalagpas nyo lang siya. Ayun na guys, pumasok.
diretso lang yung ano. Hilain mo na lang. Ito yung may pinta, kanina na lang. Doon sa kabila, ganyan din ang gagawin. So guys, natahi na natin yung magkabilaan sa dulo. Yan. Tahi na natin siya. Ito naman yun ang tatahiin natin. Ganun din. Ganun. Kagaya din sa pagtahi kanina. Kaso, ito, isasobra lang natin siya ng mga half inch, ganyan, half inch, para mamaya ilat sa paglak. Sobrahan lang natin. Kabilaan. Guys, ipahit ko lang yung dalawa. Ibabalik ka ulit natin. Doon natin siya kapatahin sa kapat. Ayan. So guys, diba nagpasobra ako ng kalahati? Iganyan niyo siya. Ganyan. Tapos, ganyan. Tapi ulit ng ganon. Ayan, mga 1/4. Ayan, nakatupi na. Tapos, tatakpa natin siya ng ganyan. Ayan, ganyan niyo siya. Tapos, tahi ulit ng ganon. Guys, natapos ko na yung kabila. Yung kabila naman. Yung sa kabila. Ito naman tayo sa kabila. Guys, natapos na ko ng lagyan magkabilaan ng piping. Ngayon naman, tatahiin natin itong gitna para hindi siya natatanggal yung mga mumugyo sa labas, ay sa loob. Tapos, ganito na lang ang pagtahi ko. Kayo kung gusto nyo, kung anong gusto nyo sa inyo. Sa inyo na yun. Basta ako dito. Ito yung nagawin ko. Paganyan siya. Diretso lang yun. Yung ganito, hanggang dito, sa dulo. Didiretso din lang ang tanong. Ang layan lang sa rice pack na kahit ang parang hindi siya katulubot. Nanggalin na lang yung pin na nilagay ko. Daano lang. Hanggang siya dyan siya.
ang purpose nito guys, kaya natahi natin dito. Para hindi siya kung ano yung mga bumubuo sa loob. Ayan na guys, ang ating finished product. Yan. Ready na siya. Pwede na siyang ibenta ng 3 for 100. Ayan. Dali lang guys.